Saturday, another Luto Serie Day. So magluto po tayo ng sinigang na hipon kung saan kulang po ako ng ingredients dahil wala po akong kamatis dyan. Pagpasensya nyo na po ako. So maghiwa po tayo ng sibuyas. Ito pong lutong to ay napakabilis lang po. Kahit nakapikit po yung mata ninyo ay kayang-kaya nyong gawin ito. So para lang din sa mga hindi marunong magluto, ito po itry ninyo po. Wala pong kapawis-pawis dito sa gagawin nating to. A few moments later. So nagsindi na ako ng apoy at nilagay na natin ang ating pinakamagandang kaserola sa lahat ng cooking show, charot. So maglagay tayo ng natutulog na mantika. Ilagay natin ang ating sibuyas. Damihan po natin ang ating sibuyas kasi masarap po ang sinigang pag maraming sibuyas, luya. Ilagay na po natin 'yan. At magic sarap po. So wala nga kamatis, pagpasensyahan nyo na. Salt. At sangkutsa po natin ng maigi para lumasa po ang ating sibuyas at ginger. So ilagay na po natin ang ating hipon na linisan ko na po yan siya. Tanggalan ko na ng tinik or sungway. Basta yun na yun. Takpan po natin. A few moments later. Pagkatapos ng ilang minuto, i-open po natin at check po natin. Halukayin po natin ang kailaliman ng hipon kung ayos ba ang kanyang pagkakagisa. So, lagyan na natin ng water. Saktuhin lang po natin ang water at takpan po natin. One eternity later. At pag kumulo na ang ating hipon, haluin po natin ng bahagya. Ilagay po natin yung ating sealing green o sealing pangsigang. Hindi po maanghang yan, pero may mga ibang pangsigang na maanghang. At ilagay po natin ng ating sinigang mix original kung saan ang drawing ay hipon din kasi hipon din siya. Chars! So haluin natin ng maigi, tunawin natin ng maigi ang ating sinigang mix para hindi siya magbuo sa ilalim. Pagkatapos dyan, tikman po natin kung eksakto na ang ating nalagay na asin kanina at takpan natin. A few moments later. Pagkatapos ng ilang minuto, tignan ulit natin at ilagay na natin ang ating gulay na kangkong. So kangkong lang ang napili kong gulay sa ating sinigang na hipon para hindi masyadong maraming gulay. So, ayan. Ayusin lang natin at takpan ulit natin. One eternity later. At kapag kumukulo na, i-half cook lang po natin ang ating mga kangkong para medyo crunchy siya pagkainin. At patayin na natin ang apoy at ready to serve na po ang ating sinigang na hipon. Kumuha na po tayo ng bahaw na kanin dahil ito ang partner talaga ng sinigang na hipon. So, kain po tayo. Bye!